Oh, hi guys! Good morning! Good morning! Good morning, mama! Hello! Magaling na po kami. So, for today's vlog, isi-share ko lang po sa inyo kung paano po namin napagaling si Munmun na dito lang sa bahay kung ano yung mga gamot na binili namin at pinainom sa kanya. So, una-una guys, ito yung mga kailangan natin. So, dahil nga hindi siya kumakain, may ano kami, may bote kami. Ayan, para ipadede sa kanya. Tapos, syringe. Yung injection, tanggalin nyo lang yung karayom. So, eto, pangalawa. Tapos, syempre, dahil may sakit nga sila, hindi naman sa, ano, mayroon talaga tayong para sa kanila lang na kasi may sakit nga sila, diba? So, alam niyo yung empty bottle, yung ano, yung mineral water. Yan, pinutol ko yan siya guys para dito ko imimix yung mga, ano, yung mga dapat ipainom sa kanya. So, yung mga gamot guys, una, Yakult. Ah, dito ko lang nilagay kasi ito yung tira niya nung nakara, ito yung tira niya nung last niya, ano, pinainom ko sa kanya. So, Yakult to guys. Bumili ako ng isang pack na Yakult. Naubos naman niya. Ito lang yung tira. Isang pack lahat. Inaraw-araw ko talagang ipainom sa kanya guys. So, Yakult. Tapos, dextrose powder. Mura lang to. Ano lang to siya? 35. Sa mga bentahan ng mga pagkain ng manok, mga gamot ng manok, meron yan dyan. Sa Pacifica, marami yan. Tapos, ito naman, kumbaga, ito lang yung pinangmamasads ko sa kanya kasi nga matamlay nga siya at saka meron siyang mga, merong mga sugat-sugat. Pag ang aso talaga, pag nagkakasakit, may mga sugat-sugat konti yan. Tapos, Betrazine Gold. Ito. And, ito yung pinang-spray ko talaga sa sugat talaga niya na basa talaga siya. Ng malalaki na sugat na. So, kung nakikita nyo guys, yan sa ano niya, yan sa leeg niya. Puro sugat yan. Pero awa ng Diyos ngayon, wala na. Wala na, oh. Tuyo na siya. Super mabisa talaga tong gamot na to. Medyo may kamahalan. Parang 250 ata. Nakalimutan ko na 250. Oh, 250. So, yun na nga. So, dahil ngayon ay magaling na ang aking lalabs. Tingnan nyo naman, oh. Munmun, di ba? Ang galing ka na, di ba? Di ba? Galing na daw siya. Magaling na daw siya. So, eto na guys. Hindi ko na sa inyo ipapakita ha. Kung baga, iaano ko lang sa inyo. Kung paano siya gawin. So, una, yung isang bote ng Yakult, di ba maliit yan yung bote niya. Ilagay nyo dito. Sa empty, sa tasa ba or sa malukong ba or saan kayo mas komportable kasi ako gumawa talaga ako ng ganito para sa kanya lang. So ilagay nyo dito yung isang boteng Yakult, tapos yung egg yolk, yung itlog, kuhanin nyo yung dilaw lang ang kailangan doon, ilagay nyo rin dito. Tapos Yakult, egg yolk, tsaka dalawang kutsaritang ganito sa dextrose. Dalawang kutsarita. Tapos, i-mix nyo siya, guys. Mix. Hanggang sa talagang nabatin na talaga siya, na yung itlog, nabatin na talaga yung dilaw na itlog. So, gagamitin nyo siya ng ganito. Isarin siya yan. Halimbawa, ito, ganyan. So, halimbawa, ha? Lagyan natin ng konting Yakult. Ganito yung ginawa ko talaga sa kanya, guys. Tamis. Kasi hindi siya madala sa dede, eh. Sinubukan kong padideen siya. O, ito yung video niya. O, pinadede ko siya sa labas. Yan. Ito yung video na pinadede ko siya. Ayaw talaga niyang dumede. Didede man siya konti-konti lang. So, no choice. Talagang pupuresahin ko talaga siya. Alam mo yung ginagawa ko, guys. Tandi po yun, man. Hindi na siya pumapayag ngayon kasi magaling na siya, eh. Ito, oh, ito, sarap po. Ayan. Dito sa may gilid nyo siya, paiinumin. Dito. Ayan. 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 O, gustong-gusto niya. Ayan. Tapos, ayan. Tuloy nyo lang. Oh. Wala na. Ganun lang kadali, guys. So, halimbawa, ito, meron na siyang dextrose powder, dalawang kutsarita, isang Yakult, at egg yolk. So, batilin nyo lang siya, batilin, tapos isi-syringe nyo siya ng ganito, guys. Tapos,
papaubos nyo sa aso nyo. Paubos siya talaga hanggang sa maubos niya. Maniwala kayo guys, super effective to. Si Munmun talagang super, nag-ano talaga to siya. Hindi kumakain, 2 days hindi kumakain. Tsagaan nyo lang talaga yung aso nyo para makasurvive. Tapos, di okay na. So, ayun, napainom ko na siya ng umaga. So, ang gawin nyo guys, kahit morning lang at saka hapon bago maggabi, ganun din ang gagawin nyo. Kasi para lang talaga, ano siya, may laman talaga yung chan niya. Pagkatapos guys, itong baptasin. Ito, tunawin nyo to sa tubig tsaka may asukal. Separate to guys ha, dito siya isasali doon. Hindi siya ihahalo doon sa ginawa natin kanina dito. Yung itlog, yakult, at saka dextrose. So, ito, iba to siya. So, ang gawin natin, alam nyo yung 1.5 na ano guys, na coke, kalahati noon, or 500 ml water. Isang ganito. Tunawin nyo siya guys, tapos lagyan nyo ng 2 kutsara ang asukal, pula. Tunawin nyo ng tunawin ng tunawin ng lasa. Shake nyo guys para mas matunaw talaga siya. Tapos ang ginagawa ko, 3 times a day. Morning, tanghali, at saka hapon. Eto, gamitan ko rin siya ng ganito. Isang ganito lang guys. Morning, isang ganito. Tanghali, isang ganito. Gabi, isang ganito. Kasi marami naman to eh. Pag natunaw to siya, 500 ml dapat. 500 ml water. So, kahit kalahati ng 1.5. So, yun na. I-continue lang yan siya, guys. Continue lang. 3 days. Maniwala kayo, guys. Maniwala kayo sa hindi. Gagaling ang aso niyo. Kagaya ng ginawa ko kay Mon. Ay, sobrang ano talaga to. Awang-awa talaga ako sa kanya. Kasi hindi pa kami makaalis kasi lockdown. Tapos wala kaming masakyan. Kaya anong time na yun, sabi ko, mag-ano na lang tayo sa bahay. Susubukan natin talaga kung kaya. Yung sinubukan namin, awan ng Diyos, makasurvive siya. Super kulit-kulit niya na, tapos yung sugat-sugat niya guys. Yan, wala na. Tuyo na. Wala na. Puno yan dito. Isprayhan ko siya ng ganito. Ito yung pang-spray ko sa ano niya. Sugat niya. Tapos, alam niyo guys, ang mga aso, parang tao din yan pag nagkakasakit, mainit. So, ang ginawa ko nung time na yun, alam niyo yung ice? So, naglagay ako ng ice sa isang towel, tapos sa isang palanggana na maliit, nilagyan ko ng tubig, tapos pinangpupunas ko sa kanya. Pinangpupunas ko talaga yung umaga at saka gabi, bago siya matulog. Pagkatapos, pag tuyo na siya, pinupunasan ko siya ng tuyo, ito naman ginagamit ko. Kahit anong herbal oil na para sa mga tupa, sa mga aso, pwede. So, pagkatapos nung inahan ko na siya, pinunasan ko na siya dahil nga pinunasan ko siya ng ice, ng yellow. Ito, nagpataka po ng ganyan. Isa. Tapos, minamasaj-masaj ko sa guys para maano siya yung maano talaga, kasi kahit parang tao din kasi ito talaga. Yung anong nararamdaman natin, nararamdaman din nila yan guys. So, ito, maganda to kasi pang parelax yung amoy, marirelax din sila guys. Laking tulong talaga to, super. So, yun lang. Sana ay may natutunan kayo at may nakuha kayo information sa paano pagalingin ang mga aso sa bahay. So, yun nga, uulitin ko ulit guys ha. Sa isang cup, sa isang ganito, maglagay kayo ng egg yolk, isang yakult, at dextrose powder. 2 kutsaritang dextrose powder, isang yakult, at egg yolk. So, batilin nyo yun, tapos isisiringe nyo sa kanya. Umaga, at saka gabi. Ipaubos nyo yung isang ganito sa kanya, ipaubos nyo. Tapos, katapos nyan, ito, betrasin powder, 500 ml water with 2 spoon of brown sugar. Tapos, bigyan nyo siya ng isang ganito sa umaga, tanghali, at saka sa gabi. So, 3 times a day. Maniwala kayo, makakasurvive yung aso niyo. Kung sila ay nagsusuka, nagtatay, matamlay, makakasurvive sila dito. So, yun lang ang aming vlog for today ni Munmun. Salamat!
Magaling na yung baby namin. Magaling na, magaling na. So, yun lang. Ito lang lahat, guys. Ito. Yan. Saka to. Saka to. O, oh, yan. Ito nga yung bote niya, guys. Oh. Isya ng bebe. So, yun lang. Thanks for watching. Bye-bye.